Mapagpalang araw po sa inyong lahat, DJ Sean here. Kung mahilig po kayo sa mga crime stories around the world, like and follow ang ating DJ Sean Stories. Marami pong salamat at abangan nyo po ang kwento natin araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang ina na pinaslang ng kanyang dating asawa sa araw mismo ng mga puso. Tunghayan natin ang kwentong ito kung paano ito nahantong sa karumal-lumal na krimen na nakunan sa CCTV. Ang single mom na si Elitran ay nagtatrabaho ng maraming oras hanggat kaya niya bilang isang manikurista upang suportahan ang kanyang dalawang taong gulang na anak na babae. Si Ellie ay 35 years old ay nakatira rin kasama ang kanyang mga magulang sa Virginia Beach sa Amerika. Lumipat sa Amerika ang mga magulang niya mula Vietnam upang tulungan siyang palakihin ang kanyang anak. Si Ellie din ang bumubuhay sa kanyang mga magulang sa Amerika. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang mga salon upang mag-uwi ng mas maraming pera hanggat kaya niya. At kahit nga pag-uwi ni Ellie, pinagkakaabalahan niya pang asikasuhin ang kanyang mga magulang. February 14, 2017, habang nadiriwang ang mundo ng kasama ang kanilang mga Valentine's Day, kontento na si Ellie sa kanyang tunay na pag-ibig, ang kanyang anak. Ang bata ay anak niya sa dating asawa na si Joseph Merlino III, pero hindi naging maganda ang kanilang pagsasama. Si Joseph ang may-ari ng isang mobile phone repair shop sa Oceanfront, Virginia. Nahulog siya kay Ellie na maganda at puno ng buhay. Ilang taon lang silang nag-date at nabuntis agad si Ellie. Kaya kalaunan sila ay nagsama at nagpakasal. Pero hindi nagtagal ay nagkaroon ng tensyon ang kanilang pagsasama. Sinabi kasi ni Ellie kay Joseph kung gaano kalaga ang kanyang pamilya. Kaya nang lumipat ang kanyang mga magulang sa Amerika, ginusto ni Ellie na tumira ang mga ito sa kanila. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Joseph. Nang ipinanganak ang kanilang anak, sinubukan ni Ellie na ayusin ang kanilang relasyon. Kahit na controlling daw si Joseph sa kanya. Si Ellie ay may mga tradisyon na paniniwala kaya gusto niyang kasama ang kanyang pamilya. Ngunit natakot siya kay Joseph dahil ito ay tutol sa kanyang kagustuhan. Kaya kalaunan ay nagdesisyon siyang tapusin ang mga bagay-bagay sa kanilang dalawa. Nagpunta siya sa mga pulis at nireport na sinakal siya ni Joseph sa liig sa harap ng kanilang anak at nagbanta pa itong papatayin siya. At dahil doon ay pinagmulta ng malaking halaga si Joseph. Matapos maghiwalay ni Ellie at Joseph, nakahanap si Ellie ng tirahan kasama ng kanyang mga magulang para bumuo ng masaya sanang pamilya. Nagtrabaho si Ellie para mabawasan ang mga bayarin at pinipilit din niyang magluto at gawin ang mga gawaing bahay. Bumubuti na sana ang buhay para kay Ellie, ngunit ang anino ni Joseph ay patuloy na bumabalik. Dahil nga pinaglalabanan nila sa korte ang kustudiya ng kanilang anak. Habang si Ellie ay nagtatrabaho, minsan daw si Joseph ay pinapasok ang kanilang bahay o di kaya ay sinusundan siya. Sa takot ni Ellie, naglagay siya ng mga surveillance camera at sinusulat sa kanyang diary na siya ay nabubuhay sa takot sa maaaring gawin sa kanila ni Joseph. Kalaunan, nagkaroon nga ng bagong kasintahan si Joseph. Isang babaeng nakilala niya sa China habang nandun siya para magtrabaho. Ngunit hindi ito naging masaya at gusto niyang makuha ang kustudiya ng kanilang anak ni Ellie. At ayaw niyang magbubon dahil dito. Nang gabi ng araw ng mga puso 2017, tandang alas 8 ng gabi, pumasok si Ellie sa kanyang driveway at hindi niya na alam na naghihintay sa kanya si Joseph. Nang bumaba siya sa kanyang sasakyan at papasok na ng bahay, biglang lumitaw si Joseph. Sinaksak siya ng isang syringe sa binti ni Joseph. Ang syringe ay naglalaman ng isang dose ng cyanide. Ang lasong na ito ay sadyang nakakamatay agad-agad.
Ang buong pag-atake ni Joseph ay nakuha sa mga surveillance camera na inilagay ni Ellie ng mga nakarang buwan. Habang tumatakas si Joseph, narinig ng mama ni Ellie ang mga hiyawan at tumakbo agad palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas niya ng kanilang bahay, hawak na ni Ellie ang kanyang binti at tinuturo si Joseph na tumatakbo papalayo sa kalsada. At sinabi niya sa kanyang ina ang mga katagang, "May itinurok si Merlina sa binti ko at iyak daw to ng iyak." Nakatawag pa nga daw sa 911 si Ellie, ngunit sa loob ng 15 minutes ay nawalan siya ng malay at hindi na makaina. Isinugod si Ellie sa ospital ngunit pagsapit ng hating gabi ay idineklara siyang brain dead. At ng sumunod na araw ay napilitan ang kanyang mga magulang na tanggalin ang kanyang life support. Namatay si Ellie sa pagkakalason kinabukasan. Pinatawag si Joseph ng mga pulis dahil siya lang ay may mabigat na motibo para saktan si Ellie. Bagamat nakilala ng mama ni Ellie si Joseph, hindi malinaw sa footage kung siya nga iyon. Ang umatake ay nakasuot ng makulay na damit upang mas mahirap siyang makilala sa CCTV. Nagbigay nga ng alibi si Joseph na siya ay nasa malayong lugar nang si Ellie ay inatake. Ngunit lumabas sa imbestigasyon na si Joseph ay mukhang guilty sa pagpatay nga kay Ellie. Bago kasi mapatay si Ellie, si Joseph ay laging nasa isang lokal na restaurant ng pizza araw-araw. At nung Enero ay nakatanggap ang may-ari ng isang package na naka-address kay Joseph. Nang sabihin niya kay Joseph ang tungkol dito, pumunta siya sa kusina at kinuha ang package at umalis. Nakilala ng mga pulis kung kanino galing ang package na nireceive ni Joseph. Natagpuan ng mga pulis ang isang babae sa New Hampshire na kalaunan ay nagsabi na nagbenta siya ng isang vintage steel syringe sa halagang $68 sa isang website. Ipinadala daw niya ang package sa isang restaurant kung saan nga laging kumakain si Joseph. Nakakita rin ang mga pulis ng ebidensya laban kay Joseph kung saan nakita sa kanyang laptop ang mga internet search na tungkol sa lason. Natuklasan din na mayroon siyang flight na nakabook papuntang China kung nasaan ang kanyang girlfriend. At dito na nga kinasuhan ng murder si Joseph. Habang hinihintay ang kanyang paglilitis, nagsagawa ng 2 buwang hunger strike si Joseph at nabawasan ang kanyang timbang. Ginawa daw ito ni Joseph para mabago ang kanyang anyo at hindi siya mag-match sa surveillance video. Nagpadala rin siya ng mga nakakode na liham sa kanyang pamilya at kasintahan pero na-confiscate ang mga ito. Naniniwala ang mga investigador na sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang kasintahan na gumawa ng alibi na kunwari ay magkausap sila sa FaceTime ng time ng murder. Nang una, nag-plead siya ng not guilty at itinanggi ang mga ebidensya laban sa kanya. Pero tumistigo ang ina ni Ellie gamit ang translator at umiiyak ito habang sinasabi niya na nakita niya si Joseph na nasa kabilang kalye na tumatakbo pagkatapos atakihin si Ellie. Kalaunan si Joseph ay napatunayan nagkasala ng first degree na pagpatay at inirekomenda ng mga hurado ang habang buhay sa bilangguan ni Joseph. Tinapos niya ang kanyang hunger strike. Pero bago siya mahatulan, nagkaroon pa ng drama sa loob ng hukuman, kung saan nakasakay si Joseph sa loob ng korte sa isang wheelchair na nababalutan ng kumot. Bumubula-bula ang kanyang bibig, umiikot-ikot at hindi nagsasalita. Napilitan tuloy ang korte na ipagpaliban muna ang kanyang hatol. Isang doktor sa bilangguan ang nagpatutuo na maaring siya ay nagdurusa mula sa isang mental na kondisyon na dulot sa stress ng kanyang pagkakakulong at posibleng maging hatol.
Pero sabi ng prosecution ay nagkukunwari lang si Joseph upang maiwasan na duminig sa kanyang kaso at marinig ang hatol sa kanya. Pero nang sumunod na linggo, natuloy ang paghatol kay Joseph at siya ay sinintensyahan nga ng habang buhay na pagkakulong. Sinisisi niya ang kanyang mga abogado sa kanilang mga pagkabigo sa kaso at sinabi rin niyang plano niyang mag-apila. Nakakalungkot ang kwentong ito dahil pinili talaga ni Joseph ang Valentine's Day para patayin ang isang babaeng walang ginawa kundi mahalin ang mahalagang tao sa kanyang buhay. Ngayon, ang isang maliit na batang babae ay dinudurog ang puso ng kanyang mga lola at lola sa tuwing bubukas ang pintuan sa harapan at itinatanong niya kung babalik pa ba ang kanyang mami. Marami pong salamat sa inyong panonood! Abangan niyo po ang ating susunod na crime story sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang yan sa DJ Sean Stories. Do not forget to like and subscribe. God bless everyone. This is your DJ Sean.